Gusto mo bang malaman kung paano gamutin ang pneumonia ng biik mo or baboy? Panoorin mo po ang video na ito. King's VitaPlus Animal Feed Supplement. Magandang araw po viewers, kumusta na kayong lahat at welcome back po dito sa aking channel. Sa video na ito, isishare ko po sa inyo kung paano gamutin ang baboy or biik kapag meron po silang pneumonia. Isa po sa ating mga problema bilang nag-aalaga ng baboy, itong pneumonia na sakit. Pwede pong ikamamatay ng ating baboy kung hindi po ito maagapang gamutin. Katulad na lang po sa nangyari sa ating isang kababayan, isa pong subscriber ni Dodong na si Kabayang Siena Bantayaw. Ang sabi niya sa akin ay, Kuya Dodong, namatay po yung isang biik ko. Sabi ng technician, pneumonia daw. Meron pa po akong apat na biik. Nanghihina. Ano po ba ang dapat gawin, Kuya Dodong? Salamat po Kabayang Siena sa iyong katanungan na yan. At ako po ay magbibigay ng munting idea dyan sa aking mga kababayang baguhan pa lang sa pag-alaga ng baboy. No? Kung bago ka pa lang guys sa aking channel, huwag mo pong kalimutang mag-subscribe at click also the bell ring yung all para po updated ka sa mga upcoming videos ni Dodong Villaran sa mga simple show sa pag-alaga ng baboy. Number one, i-disclaimer ko muna, ang una kong sasabihin dito ay nanggagaling po na tip or advice from my technician. Okay? So tip number one ay kailangan mong kumuntak sa iyong brand technician para humingi ng assistance kung ano ang dapat igamot. Okay? So, ang gagawin natin mga kababayan, kung malala na ang sakit sa ating baboy, kailangan na po talagang turukan sila ng antibiotic. Yan po kadalasang ginagawa para maka-recover or gumaling agad ang ating mga baboy, no? Itong pneumonia na to. So, pwedeng turukan ng Sustalin LA na antibiotic, ngunit ang gamot na yan or ang antibiotic na yan ay long acting, no? Ibig sabihin long acting, medyo matagal-tagal ang kanyang pag-act, yung kanyang effect or result na labanan ang sakit sa baboy. Pero sinuggest po ng technician ko na pwede gamitin ang Bactired, no? Ang dosage nito ay binabase po sa edad ng baboy or sa kanyang timbang or body weight. Alam po ito ng mga technician ninyo dyan sa bawat lugar ninyo. Then, ang pagturok niyan ay maintain po sa 3 araw. Ang ibig sabihin po, once a day, turok ka. Halimbawa, ngayon nagturok ka, pagka kinabukasan, 2 araw, turok ulit. 3 araw, turok ka ulit. Pero guys, masdan mo. Halimbawa, masdan mo ha. Kung nagturok ka ngayon first day, kinabukasan second day, kung okay na siya, masdan mo, huwag ka na magturok sa 3. Kung okay na ang kalagayan niya. Pero pag hindi pa siya okay, ay kailangan mong i-maintain daw. Ha? I-maintain mo daw ang 3 araw na pag-inject ng Bactired na nirefer or tinuro sa akin ng technician ko. Then sabayan mo po ng vitamins. No? Ang pag-inject po ay malalim daw. No? Yung tinatawag nating intramuscular daw yun, sabi ni technician. Okay? Tapos, sabayan mo raw po ng Vitrasin Gold. Ito pa, dagdag ng technician ko, Vitrasin Gold. Ihalo sa tubig or ipainom sa kanila sa loob ng 7 araw o 1 linggo. Tapos, kailangan din po ang mag-disinfect sa kulungan ng ating mga baboy sa area nila kasi para matanggal daw po ang bacteria, fungi, virus. No? Ulitin ko po, kung grabe na talaga ang sakit sa baboy, kailangan mo nang kumuntak sa technician mo. Ano mang klase na brand na feeds ang ginagamit mo, makipag-coordinate ka dahil yan po ay isa sa mga trabaho nila, no? Natulungan tayo. No? Tayong mga baguhan, aaminin natin na hindi tayo bihasa sa pag-alaga ng baboy. Normal lang po yan. Okay? Then, every 5 to 6 hours, halimbawa nagturo ka ngayon, after 5 hours or 6 hours, kailangan mong magturok din daw ulit para mas mabilis po ang pag-away ng antibiotic sa sakit sa baboy na dumapo sa ating mga alagang baboy. Okay? Tapos guys, dagdag ko lang din,
ito mahalagang tip eh. Huwag mo pong paliguan pag meron siyang pneumonia. No? May ubo yan. Tapos nanginginig ang katawan. Tapos minsan may sipon pa yan. Pasintabi lang po sa mga kumakain dyan pala ha. Ganyan po. Huwag pong paliguan pag may sakit ng baboy. Pagkatapos, idagdag ko rin po, pwede mo siyang sabayan ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Araw-araw po pwedeng gamitin. Pwede mong ihalo ang isang pack na King's Vita Plus sa isang sako na feeds. And then pwede mo rin po ihalo ang isang kutsara niyan sa bawat 3 kilos of feeds. And then pwede mo rin po ihalo sa tubig ang isang kutsara na King's Vita Plus or dalawang kutsara sa isang container na tubig. Mabibili po sa mga agri-vit stores na malapit po sa inyong lugar. At kung wala sila niyan, maaari po kayong umorder sa FB page ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement at sa Shopee. Beginners, tandaan po ninyo ito. Kung nakita mo na ang isang biik or baboy mo na mahina ng kumain, matamlay, nanginginig, in short, may sakit siya, ilipat mo na kaagad doon sa ibang kulungan na distansya masyado or malayo sa kanyang mga kasamahan. Bakit, Kuya Dudong? Dahil para hindi na po siya makakahawa sa kaniyang mga kasamahang baboy dyan sa isang area na yan. Maniwala kayo sa akin guys, yan po ay handog kong idea para po sa inyong lahat mga beginners. Ulitin ko lang po, sa mga bihasa dyan, humahanga at sumasaludo po ako sa inyong lahat. So guys, bago tayo magtatapos sa video na ito, shoutout po muna kinakabayang Laylay Nipa, kay Alan Candelaria, Becoming Away From Home, at kay Daniel Nueva Cubita, shoutout po sa inyo at sa inyong lahat. Thank you so much guys for watching. Sana po may nakuha kayong idea tungkol po kung paano gamutin ang pneumonia sa baboy. At sa mga hindi pa dyan nakapag-subscribe, subscribe ka na po and click the bell ring yung all para po updated ka sa mga upcoming videos ko. God bless po guys sa ating lahat.